yun sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagkisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalang sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin nating sila'y dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang saan kailan sila makakatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos.
Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisipayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop, siya ang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po lahat. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudeya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na ang pesta ng Tolda, isang pesta ng mga Hudiyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pesta, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala na ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas." Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang mangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang tono na ng ating mga pagbasa ngayon, tayo palapit na ng palapit, sa kabilang linggo, malapit na tayong pumasok sa mga mahal na araw. Kaya ang ating isang linggo na lamang, ang ating pagbasa, kita natin sa Jesus, ay siya'y nalalapit na, papunta na siya sa kanyang nalalapit na oras. At nawa, tayo rin, habang lumalapit na ang linggo ng mahal na araw, nawa, meron tayong ginagawa. Nawa,
ang ating kaluluwa ay ating naiihanda sa ganitong panahon ng Kwaresma. At naway hindi natin binabaliwala ang biyayang ng ganitong panahon. Nawa tayo'y nakakapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ang ating kasalanan ay ating napapagsisihan. At yung mga alam nating kasalanan di natin maiwasan, ay atin ang talikdan. No? Kaya huwag ninyong sanayin na lagi ang kaluluwa ay nasa mga mabibigat na pagkakasala. No? Kaya itong panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus ay pinauna na niya ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga alagad sa piyesta ng tolda. Ito'y isang piyesta ng inaalaala ng mga Hudiyo kung paano sila iniligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. At papansin natin, pagkatapos na pinauna niya ang kanyang mga alagad, siya'y sekretong pumunta doon sa araw ng kapiyastahan at halos ay nangangalhati na ang pagdiriwang, ang celebration nang si Jesus ay dumating. Sapagkat ayaw niyang siya'y makilala agad sa kanyang pagdating. Gusto niya'y lihim ang kanyang pagdating doon. Ayaw niyang siya ang pararangalan, no? Ayaw niya siya ang pararangalan. Dapat ang pagpunta niyo doon ay para ang Diyos Amay kilanlin. Pero yung kanyang mga alagad, gusto siya'y kasakasama agad. Ano? Gusto agad siya'y isama doon. Sapagkat napakaganda nga naman na ang kanilang pagpasok at pagdating sa Judea. Pagdating nila doon, kasama si Jesus, tuwang-tuwa ang mga tao. Ano? Sapagkat siya'y dadating. Pero ang gusto niya, lihim ang kanyang pagdating. Pangalawa, kaya hindi agad siya pumunta doon, alam niya ang mangyayari sa kanya. No? Alam na niya na andun yung bigat ng kalooban. Sapagkat alam mong ikaw ay dadating, pagdating mo doon sa lugar na iyan, yan na ang pasimula ng iyong matitinding sakit, hirap. No? Pero bakit siya nagtuloy? Out of love, out of charity. At dahil yun ang kalooban ng Diyos. Mabigat sa kanya, no? Dahil alam niya, iniwasan nga niya, sabi niya, iniwasan nga niya ang Judea sapagkat gusto siyang patayin doon. Pero siya ngayon nagtuloy. Kahit na ganun kabigat ang kanyang ulo. Dahil yun ang kalooban ng Ama. Dahil meron siyang misyong dapat gampanin. Maraming mga tao ang pagagalingin. Maraming tao ang nag-aantay sa kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Tayo'y hindi isinilang lamang sa buhay na ito para tayo'y kumain, matulog, magsaya, mag-enjoy sa buhay. Hindi tayo basta sinilang sa mundong itong maabot mo yung iyong pangarap, yung iyong ambisyon, magpayaman, makabili ng mga magagarang sasakyan, ano? Meron tayong misyon sa buhay na ito. Kaya ka binuhay ng Diyos sa mundong ito, meron kang misyon. Anong misyon natin? Ipalaganap natin si Jesus. Ang Diyos ay ipakilala mo sa lahat na ang Diyos ay kilanlin dahil sa iyong kabutihan. Kaya nga kapag ka ikaw ay gumagawa ng masama, ang Diyos nagagalit sapagkat maraming tao ang nawawala ng pananampalataya, humihina ang kalooban dahil sa iyong kasalanan. No? Kaya tayo nabuhay sa mundong ito, may mission tayo na dapat gampanan, na dapat tupdin.
yun ay ang una patibayan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tayo hindi nabubuhay lamang sa mundong ito na ganito lamang. Dapat tayo may ginagawa sa ating pananampalataya. Dapat meron tayong tapang, no? Na ipaglaban natin ang katotohanan, lalong higit sa panahon ngayon, no? Anong henerasyon ang susunod sa atin? Kung tayo ngayon sa panahong ito ay hindi natin kayang ipaglaban ang ating pananampalataya, tayo maging matibay. Kaya pagkaganitong panahon ng mahal na araw, ano, panahon ng Kwaresma, ito yung panahon ng iyong pagre-renew ng iyong faith sa ating Panginoong Diyos. Ito yung panahon ng iyong pagmamortify, mortification, pagtalikod sa mga bagay na alam mo'y masarap sa iyo, something pleasurable para sa iyo. Kukontrolin mo yan. No? Sapagkat ang iyong kaluluwa'y iniingatan mo, pinangagalagaan mo, sapagkat kailangang marinyo ang ating pananampalataya ngayong panahong ito. Kaya kailangan mag-mortify. Tulad ngayon, ano, Biyernes. No? Pag Biyernes tayo, hindi dapat kumain ng karne. No? Kahit na anong uri ng karne. No? Kailangan nating tiisin, idisiplinahin ang ating mga kung saan tayo, ang ating senses, mga bagay na masarap sa ating paningin, sa ating panlasa. Kailangan makontrol natin, madisiplina natin ang ating sarili. Itong panahong ito, dapat ginagawa mo yan para tumibay ka sa iyong pananampalataya. Huwag mong pabayaan na ikaw ay bumagsak na lamang. Huwag mong pabayaan ng iyong sarili nandyan lamang sa ganyang uri ng sitwasyon, uri ng kasalanan. Kahit itong panahong ito ay panahon ng pagkukumpisal, panahon ng pagbabalik loob, sariwain mo uli, renew muli ang iyong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Baka ngayong panahong ito ay putikang puti ka na, bagsak na bagsak ka na, kaya ka hindi ka makaalis dyan dahil ayaw mong sumunod sa ating pananampalataya. Dagdagan ang pagdadasal ngayong panahong ito. No? Kaya maraming mga tao ang nagpipilgrimage. Pinatitibay nila ang kanilang pananalangin. No? Nagsasakripisyo. Sapagkat kailangan ang kaluluwa ay may laman, may tibay. Ano? At nawa ang maging bunga ng lahat ng ito ng iyong pagdidisiplina sa iyong sarili ngayong panahong ito, pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. No? At lalong higit, si Jesus ay kaya mong ipalaganap sa iba. No? Itong panahong ito ng Kwaresma. Muli, nawa ating irenyo ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Baka ngayong panahong ito'y bagsak na bagsak ka. Baka ngayong panahong ito'y pinanghihinaan ka. Baka ngayong panahong ito, sayad na sayad ka dahil sa pagsubok sa buhay. Kaya nawa, iyong irenyo, patibayin mo ang iyong pananampalataya. Si Jesus, siya'y malakas ang loob kahit na alam niya may kamatayang nag-aantay sa kanyang pupuntahan. Pero dahil yan ang kalooban ng Diyos Ama, kanya yung gagawin. Hindi siya panghihinaan. Sa atin din, nawa, lagi nating sundin ang kalooban ng Diyos sa atin. No? Naway hindi ang kalooban lagi natin ang maghari, kundi ang kalooban ng Diyos Ama para sa atin. Para sa mga handog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamot, umiinit ng patay.
sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banan. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay sa nawang magpaging dapat na kami ay maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng aming kasalanan.
damdamin. Ang sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na paring ng Arsidiosis ng Lipa, salamat po sa inyong handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na makiscan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at makikompleto ng mga information kinakailangan. Makakaasa po kayo na sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012, ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. Ikatlo, ng isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsisakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po niyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.